Hello, good morning mga kachat-chat. Nandito po ulit si Simply Yet para magbigay po ulit sa inyo ng health tips po tayo ngayon mga kachat-chat, dahil hindi tayo makapag-vlog-vlog doon sa labas dahil nga itong sa coronavirus na yan, hindi tayo makalabas mga kachat-chat. Kaya mag-sit down video muna tayo ngayon at isi-share natin yung tungkol po ngayon sa cancer sa ubaryo po mga kachat-chat, sanhi at sintomas po ang i-share ko po sa inyo ngayon tungkol po ito sa cancer sa ubaryo mga kachat-chat. Hello mga kachat-chat, ito na po i-share ko na po sa inyo ang tungkol po sa cancer sa ubaryo mga kachat-chat. Mga beware po tayo nito sa mga kababaihan mga kachat-chat, na maiwasan natin itong cancer sa ubaryo mga kachat-chat. I-share ko po sa inyo ang sanhi at sintomas ng ubaryo ngayon mga kachat-chat. Ang cancer sa ubaryo, ovarian cancer, ay tumutukoy sa pagkakaroon ng mga bukol o tumor sa isa o parehong ubaryo ng mga babae. Ayan mga kachat-chat, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung ubaryo na yan. Ang ubaryo ay ang bahagi ng reproductive system ng isang babae na gumagawa ng mga itlog. Ayon. Bukod sa mga ubaryo, maaari ring kumalat ang mga cancer cells sa mga kalapit bahagi nito, kagaya ng fallopian tubes at uterus o matris o bahay bata mga kachat-chat. Kung maapektuhan ang mga bahaging ito, maaring maapektuhan ang kakayahan ng isang babaeng magkaroon ng anak. Ay, naku mga kachat-chat. Kaya mag-ingat po tayo mga kachat-chat, baka hindi tayo magkaanak. Ayan mga kachat-chat. Ang sintomas po nito mga kachat-chat ng ovarian cancer po mga kachat-chat, ito na, isa-share ko na po sa inyo mga kachat-chat. Ang mga sintomas nito, walang gaanong mananarasang mga sintomas as isang pasyente. Subalit, sa pagdami ng mga cancer cells, maari siyang makaranas ng paglaki o pamamaga ng tiyan. Ayan mga kachat-chat. Una, paglaki o pamamaga ng tiyan mga kachat-chat. Ganun pala yung mga sintomas na yan mga kachat-chat. Kaya bantayan natin yung kalusugan natin mga kachat-chat. Pananakit ng mga balakang. Dito, balakang pala mga kachat-chat. Sa Bisaya pa, Pangizoran. Yon, itong balakang. Yan. Palagi ang pag-ihi o pagtitibi. Sa Bisaya pa mga kachat-chat, kanang magsigi ka o ihi, unsa tubol imong tai. Yon. Mabilis na pagkakabusog. Kahit kunti pa lang nakauni mo, busog na ka, mo aday ni mga sintomas pod mga kachat-chat sa ovarian cancer. Pagbaba ng timbang, ayan, bababa pala ang timbang mo nito mga kachat-chat. Kaya kahit anong kain mo man mga kachat-chat, bababa pa rin yung timbang mo. Ayan. Tapos hindi inasahang pagdurugo ng ari. Ala, nakakatakot naman 'to mga kachat-chat. Kaya naku, iwas-iwas tayo mga kachat-chat talaga. Ito po yung mga sintomas mga kachat-chat. Hindi inasahang pagdurugo ng ari. Pananakit ng likod at tiyan. Aguy, Ginoo. Tiyan at likod pala mga kachat-chat. Dapat itong mga sintomas na 'to mga kachat-chat. Naku, magpa-check up tayo kung may... Tapos yung pang-walo naman mga kachat, pagduduwal. Yung pagduduwal sa Binsaya ni... pagsuka, mura pag nagkarubag, mura bag kasukaon ka, mauni sa mga kachat-chat. Tapos ang pang 9, pagka-impatso. Oh, sa Bisaya pa mga kachat-chat, ang impatso-impatso man siguro. Kanabang, sabi impatso, uy. Basta impatso. Pagkawala ng gana sa pagkain. Ayun, kahit ba, kahit may litson dyan mga kachat-chat, pero wala ka pa rin gana kumain dahil nga, ayan na, yun nga ang sintomas na yan mga kachat-chat. Ayun.
mabilis na pagkapagod. Ayun, mga kachachat, mabilis ang pagkapagod pala nito, mga kachachat. Kaya, ingat-ingat po tayo, mga kachachat. Kasi, kung wala ka namang naramdaman sa ganitong mga kachachat, kahit dali ka mapagod, kung marami kang ginagawa, mapapagod ka talaga. Pero kung wala ka namang ginagawa, tapos napapagod ka, ayun mga kachachat, wag na kayo mag-atubili na pumunta ng mga kachachat, doktor, para maagapan yung sakit na naramdaman natin sa katawan natin, mga kachachat. Yung ito naman yung mga sanhi ng pagkakaroon ng cancer sa ovaryo, mga kachachat. Ito ay i-share ko po to sa ito po ay mga kachachat, i-share ko po sa inyo kung ano ang sanhi ng pagkakaroon ng cancer sa ovaryo. Ayan. Una, ang pagkakaroon ng hindi malusog na pamumuhay ay maaring magdulot ng cancer sa ovaryo. Eh, kung mahirap man tayo mga kachachat, kami mahirap man talaga kami mga kachachat, kaya ingat na lang, kain na lang ng masustansyang pagkain na hindi yung iwasan na lang yung mga kachachat, kain na lang gulay, maraming gulay sa probinsya mga kachachat, basta masipag ka lang magtanim-tanim. Kung ang isang babae na may naman ay labis-labis kung kumain o maninigarilyo, ayan mga kachachat, ayun pala, kung labis-labis kang manigarilyo, yun nako, yung sigarilyo talaga, iwasan talaga mag-sigarilyo mga kachachat, at kunti-kunti lang, alalay lang yung pagkain, lalo na pang kung tumatanda na tayo mga kachachat. Pangatlo, pagkamana ng kondisyon sa pamilya, halimbawa kung yung pamilya natin may history na may garoong ganun. Kaya kung meron man sigurong history mga kachachat na ganun yung pamilya natin, kung iwasan natin yung kain-kain lang tayo ng gulay, mga kachachat, may iwasan to. Kung ang isang ina ay may cancer sa ovaryo, maaring mamana sa, naku, manamana pala ito mga kachachat, mamana sa mga anak na babae. Ayan, ang pang-apat, pagkaroon ng labis na timbang, maaari ring magkaroon ng cancer sa ovaryo kung ang isang babae ay overweight o mayroong labis na timbang. Ayun mga kachachat. Kaya, ingat-ingat po mga kachachat. Panglima, paninigarilyo. Bukod sa cancer sa baga, maaari ring magdulot ng ovarian cancer ang paninigarilyo. Ang mga babaeng nanigarilyo ay maaaring magkaroon ng mucosinous tumor, isang uri ng hindi agresibong ovarian cancer. Ayun, mga kachachat. Ayan mga kachachat, yan po yung mga sanhi mga kachachat. Kaya mag-ingat po tayo mga kachachat, na sana napanood nyo tong video na ito mga kachachat. Ito, paano ito ito naman mga kachachat, i-share ko po sa inyo kung paano ito maipapagaling. Ayan. Maaring gumagaling sa kondisyong ito kung matukoy at malunasan ito agad habang maaga pa. Upang malunasan ang cancer sa ovaryo, maaring sumasailalim ang pasyente sa isang operasyon o sa chemotherapy o targeted therapy. Ayan. Ayan mga kachachat. Ang kadalasang naapektuhan ng cancer sa ovaryo ay ang mga kababaihang sumapit na sa menopause. Nako mga kachachat, ayan. Sa pagsapit nila sa pagitan ng mga edad na 60 at 64 na taong gulang. Ayan mga kachachat, may frame pala ito mga kachachat na ang edad 60 at 64 pataas ay magkaroon ng ovarian cancer. Ito mga kachachat, marami palang uri itong mga ovarian cancer mga kachachat. May tatlong uri pala nito mga kachachat, kaya i-share ko rin to sa inyo kung anong mga uri ng cancer sa ovaryo mga kachachat. Ito na mga kachachat, unang uri ng cancer sa ovaryo, epithelial tumor. Sa uring ito,
Ang kanser sa obaryo ay nagsimula sa manipis na tisyong bumabalot sa mga obaryo. Ayan mga kachat-chat ha. Epithelial tumor. Sa oring ito, ang kanser sa obaryo ay nagsimula sa manipis na tisyong bumabalot sa mga obaryo. Ayan mga kachat-chat. Ang pangalawa naman, estromal tumor. Sa estromal tumor naman, ang kanser sa obaryo ay nagsisimula sa mga tisyo ng obaryo na gumagawa ng mga kumpara sa ibang mga uri, mas mabilis matukoy o madiagnose ang mga tumor na ito. Ayan. Pangatlo mga kachachart. Chachart. Pangatlo. Pangatlo mga kachachat, germ cell tumor. Isa itong napakadalang na uri ng ovarian cancer. Sa uring ito, nauunang maapektuhan ang mga selula ng ubaryo na gumagawa ng mga itlog. Karaniwang naapektuhan ng kondisyong ito ang mga mas batang kababaihan. Yan pala yung germ cell tumor mga kachachat. Ang karaniwang naapektuhan pala nito mga kachachat ay yung mga batang kababaihan. Mas batang kababaihan yung palang naaapektuhan nito mga kachachat. Kaya ingat-ingat po tayo mga kachachat. Ayan. Ito yan po yung mga ano mga kachat-chat-chat, yung chineshare ko ngayon is ano po yung ubaryo, sanhi at mga sintomas mga kachat-chat. Yan po yan mga kachat-chat at yung mga ano na yan. Hello mga kachachat, welcome back to my channel. This is Simply Yet. Ito po mga kachachat, part 2 na po ito sa kung ano yung una nating topic is ano yung ubaryo at cancer ng ubaryo, sanhi at sintomas mga kachachat. Kaya ang itatopic naman natin ngayon mga kachachat, sino at ang anong taong mas mataas ang posibilidad na magkakaroon ng ovarian cancer po mga kachachat. Ito po yung i-ano natin mga kachachat ngayon. I-share ko po sa inyo. Ang taong mas mataas ang posibilidad na pagkakaroon ng cancer sa ovaryo mga kachachat ay una. Ayan mga kachachat. Una, pagiging matanda, maaring magkaroon ng ovarian cancer sa kahit anong edad. Subalit, mas laganap ito sa mga kababaihang nasa pagitan ng mga edad na 50 at 60 taong gulang. Ayan mga kachachat. Ito pala mga kachachat, 50 hanggang 60 ang edad na posibilidad na magkakaroon ng ovarian mga kachachat. Pangalawa, pagkakaroon ng kasaysayan ng ovarian cancer. Ayun, kumbaga may dati ka ng ovarian cancer mga kachachat, pero gumaling na. Ayan, kasaysayan nga ng ovarian cancer sa pamilya. Ang mga kababaihang may ina o malalapit na kamag-anak na may ovarian cancer ay mas malaki rin ang posibilidad na magkakaroon ng ovarian cancer mga kachachat. Pagsasailalim sa hormone replacement therapy. Pagsasailalim sa hormone replacement therapy HRT, kung ang isang babae ay kasalukuyang sumasailalim sa isang hormone replacement therapy, maaari ring tumaas ang posibilidad ng magkakaroon ng cancer sa ovaryo. Ayan mga kachachat, yan po yung number 3 po na posibilidad na magkakaroon ng cancer sa ovaryo. Yan mga kachachat. Ito naman yung mga komplikasyon kapag lumala ang cancer sa ovaryo mga kachachat.
ay maaring maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng katawan at magkakaroon ng mga komplikasyon. Ayun, mga kachachat. Una, ito po yung mga komplikasyon, mga kachachat, pag malala na itong ovarian cancer natin. Knock on wood. Una po, mga kachachat, pagkakaroon ng baradong bituka. Ayun. Pagkakaroon ng baradong bituka, mga kachachat, pag nagkaroon na ng komplikasyon o malala na yung ovarian cancer, mga kachachat. Una, pagkakaroon ng baradong bituka. Pangalawa, pagsusugat ng mga bituka. Ayun, nagsusugat rin pala ang mga bituka, mga kachachat, pag yan ay komplikasyon na, may komplikasyon na, mga kachachat. Pangatlo, pagkakaroon ng baradong daluya ng ihi. Ayun, barado, mga kachachat. Ito na, mahirapan ka na nito mag-ihi, mga kachachat, pag ito'y barado na ang daluya ng ihi. Pamumuo ng tubig sa mga baga. Ayan, pamumuo ng tubig sa mga baga, mga kachachat. Yan po ang pang-apat kapag malala na yung ovarian cancer, mga kachachat. Ito na yung mangyari sa atin, mga kachachat, yung apat na yan. Karaniwang kumakalat ang mga cancer cells sa mga kalapit bahagi ng ovaryo, gaya ng, ayan, mga kachachat, pag ito'y kumakalat, mga kachachat, ayan, bituka at daluya ng ihi, maaring umaabot sa mga baga at magdulot ng hirap sa paghinga. Ayan, mga kachachat. Yun. Ito naman, mga kachachat, paano naman natin to maiwasan, pagkakaroon ng cancer cell sa ovaryo? Ito, gawin ang sumusunod ng paraan. Yan, mga kachachat, para maiwasan natin to, ito ang gagawin, mga kachachat. Una, kung may sanggol, ugaliin ang pagpapasuso upang hindi tubuan ang mga bukol sa pamamagitan ng pagpasuso, maaring mabawasan ang panganib na pagkakaroon ng breast cancer at ovarian cancer. Ayan, kayong mga nanay dyan na may mga anak, mga sanggol na dapat paduduin nyo yung bata. Yan, para maiwasan yung magkakaroon ng ovarian cancer or breast cancer, mga kachat-chat. Pangalawa, uminom ng mga oral birth control, yung mga pills siguro, mga kachat-chat. Yan. Ayon sa pag-aaral, ang paggamit ng mga oral contraceptives ay nakakatulong upang mapangasiwaan ang dami ng hormones sa katawan at bumaba ang posibilidad na magkaroon ng ovarian cancer. Ayan. Ngayon, mga kachat-chat, dahil alam nyo na po, nakakatulong ang oral birth control pills. Ayan. Pangatlo, maari ring sumailalim sa mga operasyon gaya ng tubal ligation o pagtali sa mga fallopian tubes o hysterectomy, pagtitis sa matris. Subalit, maari lang isagawa ang mga operasyon ito kapag kailangan na talaga ng pasyente. Yan po, mga kachat-chat, ang sinishare ko po sa inyo ngayon. Sana nakakatulong ito sa ngayon at nakakuha kayo ng idea na kung paano mag-iwas yung mga sanhi at sintomas, mga kachat-chat, at kung paano pag-iwas sa pagkakaroon ng ovarian cancer, mga kachat-chat. Ayan. Hanggang dito na lang muli, mga kachat-chat. Maraming salamat po sa mga nanonood sa video ko. Sana nakatulong po ito sa inyo, ang video kong ito, mga kachat-chat. Ayan. Sa bawat sintomas ng anumang
Di kanais-nais sa pagbago sa ating katawan, mga kachat-chat, agad sumangguni sa mga doktor. Mo po mga kachat-chat, kung may naramdaman na kayong hindi kanais-nais sa katawan nyo, punta na sa doktor, punta na sa health center, may doktor doon, walang bayad. Kaya, pa-check up na mga kachat-chat dahil prevention is better than cure. Hanggang dito na lang mga kachat-chat. Abangan nyo po ang ano natin, sunod topic natin ngayon, yung tungkol naman po sa vertigo mga kachat-chat. Ayan, abangan nyo po yung vertigo mga kachat-chat. Hanggang dito na lang, bye-bye!